At simula na po ngayong araw ang full implementation ng Lifeline Rate Program. Sa ilalim nito, pwedeng makakuha ng diskwento sa electricity bill ang mga mahihirap na pamilyang kumukonsumo ng hindi tataas ng 100 kWh kada buwan. Kabilang po dyan ang benepisyaryo ng Pagtawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Pero kailangan rehistrado sa programa. Para sa detalye, magkakasama natin DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang tanghali po at Happy New Year, ASEC! Magandang hapon, Cheryl, and Happy New Year! Gaano po karaming 4Ps beneficiaries ang nakapag-apply na para nga po dito sa Lifeline Rate Program? At pwede pa po bang humabol sa application yung iba? Well, Cheryl, actually malalaman natin bukas kung ilan talaga yung total na nakapag-register no, dito sa Lifeline Subsidy. But as of December 15 datos, meron tayong almost 200,000 na mga beneficiaries no ang nakapagrehistro na sa kanilang mga distribution utilities o mga electric cooperatives. Lilinawin lang natin na Cheryl na yung mga kwalipikado na mapasama dito sa Lifeline ay yung ating mga 4Ps beneficiaries and yun din pong mga customers na itinuturing na pinakamahirap yung kanilang pamumuhay na itinakda ng Philippine Statistics Authority. So sila po yung mga kwalipikado, provided of course that they are able to consume yung 100 mas mababa no, sa 100 kilowatt per hour. So paano po kung kasi yung 4Ps po ayan may record na tayo no pero yung sinasabi niyo yung iba pang customers na makukonsidera or ikinukonsidera ng PSA na pinakamahirap ano pong requirement para po maging makapag-register po sila at makakuha ng benepisyo? Well, kinakailangan may certification mula sa kanilang local social welfare development officers na sila ay kabilang doon sa mahihirap na sektor. Ginagamit din natin as reference yung ating listahanan or yung ating list of poor na ginagamit din no, ng DSWD. And yan ang basihan ng ating mga lokal na pamahalaan sa pag-iisyo nga ng sertifikasyon. And dun sa nabanggit mo, Cheryl, ano ba yung mga requirements para sila ay mapabilang? Well, similar to our 4Ps beneficiaries, kinakailangan mag-apply sila ng doon sa kanilang distribution utilities o doon sa kanilang electric cooperative, there's an application form na kailangan nilang i-fill up. Kailangan rin nilang magpresenta ng kanilang pinakabagong electric bill. And of course, kailangan nilang magpakita ng government ID. Well, except for 4Ps beneficiaries, meron silang 4Ps ID na ipapakita. But for the rest, no, yung ibang mahihirap na kababayan po natin, kinakailangan rin po nilang, sabi ko nga, magbigay ng sertifikasyon mula sa kanilang lokal na pamahalaan. ASEC, magkano po ang makukuhang subsidy ng beneficiaries sa ilalim po nitong Lifeline Rate Program at automatic na po ba itong ibabawas sa kanilang monthly bill? Tama yun, Cheryl, ito ay automatically mag-reflect sa kanilang electricity bill. Kaya talaga kinakailangan na-applyan nila to doon sa kanilang DU o doon sa kanilang EC o distribution utility or electric cooperative. Kapag kayo po ay kumukonsumo ng lower than 25 kilowatt per hour, 100% po yung subsidiya, wala po kayong babayaran. Pag kayo naman po ay kumukonsumo ng between 25 to 50 kilowatt per hour, 50% po yung diskwento doon sa electric bill. Kung 50 to 75 kilowatt per hour, 35% naman po yung inyong diskwento. Ngayon, kung ang kinukonsume nyo naman po ay 75 to 100 kilowatt per hour, I mean to say, 25% naman po yung discount sa inyong electric bill. And sabi ko nga kanina, no, kung kayo ay kumukonsumo ng mahigit 100 kilowatt per hour, hindi na po kayo sakop ng subsidiya. Mm-hmm. At hanggang kailan po magiginabang sa programa pong ito ang beneficiaries? Well, nakalagay po doon sa umiiral na polisiya ano po na kung yung ating mga 4Ps beneficiaries sila po ay mapapasama dito sa Lifeline subsidy or they could avail of the subsidy as long as they are included in the list of 4Ps beneficiaries dahil Cheryl annually ang DSWD ay mandated na magbigay ng updated list ng 4Ps beneficiaries sa ERC
at sa DOE. Para naman po doon sa hindi beneficiaryo ng 4Ps, ang kanilang lifeline rate ay magtatagal ng 3 taon mula sa PEDSA ng pagbigay ng certificate ng local social welfare development office. And of course, maaari rin namang magsagawa no, ng validasyon yung mga distribution utilities and or yung mga electric cooperatives upang matiyak na mananatiling kwalipikado yung customer para doon sa lifeline rate subsidy. Marami pong salamat, DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.